So mga tol, malungkot na balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans sapagkat may isang Pinoy na naman po ang natalo sa Tokyo, Japan kahapon sa isang Japanese fighter. Yan po ay si John Lawrence Ordonio na lumalaban sa Super Featherweight Division. Nakalaban niya ang apo na si Toshihiro Suzuki. Round 1 lang po ang tinagal ng Pinoy matapos itong masingitan ng isang body shot. Bagsak ang Pinoy at namilipit ito sa sakit at hindi na nagawang makabangon pa. Dahil dyan mga tol, nananatili pa rin pong walang talo ang Hapon. Umabante na ang record nito sa 5-0 habang bumagsak naman ang record ng Pinoy sa 9 wins, 6 losses and 1 draw. Yay, naikot yan. Wala, ganito lang boxing. Okay. Samantala, matapos po nating maibalita sa previous vlog natin na nanalo via knockout sa round 5 ang kapatid ni Gio Santisima na si David Santisima sa undercard ng laban ni Remart Gabalio na ginanap sa Pasay City. Nito lang 4 na araw na nagdaan kung saan tumalikod po at sumuko ang kalaban ni Santisima na si Sandy Bulante. Pinost nga po ng isang Pinoy boxer na si Arnel Bakunahe ang video na laban ng dalawa kung saan tanong ni Bakunahe mga tol, tama daw ba ang ginawa ng coach dahil sinampal umano nito ang boxer niya matapos tumalikod at umayaw sa laban. So makikita nga po sa video na yan mga tol ang ginawang pagsampal ng coach dito kay Bulante. Sa expression nga po dyan ng coach mga tol, parang pinupush nga po nito na lumaban pa ang boxer niya at huwag tumalikod. Subalit hindi na talaga kinaya ng boxer, kaya yung referee winagayway na ang kamay, meaning panalo na itong si Santisima. So kitang kita nga po sa camera na sinampal ang boxer. Samot sari naman ang reaction sa video na yan. May nagsasabing mali daw ang coach, bakit daw sinampal ang boxer niya eh hindi na nga kaya lumaban pa. May nagsasabi naman na tama lang daw yung ginawa ng coach dahil bakit ka daw sasali sa boxing kung aayaw ka lang din naman. So para sa inyo mga tol, tama ba yung ginawa ng coach o mali para sa inyo? Sa ibang balita naman mga tol, mukhang handa pong bumalik si Jasper Kaino alias Batang Yagit sa professional boxing para labanan itong si Albert Pagara. Kinall out kasi ni Jasper Kaino si Albert Pagara at gusto daw niya itong labanan sa professional boxing sa timbang ng 126 pounds or featherweight division. Kahit daw 6 na rounds lang, matatandaan, 2 beses nga pong hindi natuloy ang exhibition fight sana nila. Una, sa Battle of the YouTubers. Pangalawa, hindi rin natuloy ang laban nila na dapat gaganapin sa Benguet nitong February 3. Dahil sa demand ni Jasper Kaino na dagdagan umano ang TF niya ng 45,000 to 50,000 mula sa offer sa kanya na 4,000 pesos. Sa isang video naman mga tol, pinagtripa ni Jasper Kaino ang mukha ni Pagara na nakaprint. Inapak-apakan nga po niya ito at pinunit-punit. Balak pa nga nitong sunugin, subalit ayaw gumana ng lighter. Kaya nilukot-lukot na lang niya ang mukha ni Pagara at ibinato. Si Albert Pagara sikat? Tanda mo, sikat ka sa buksi lang, hindi sa social media. Tanda mo, ako na po ngayon sikat, batang higit lang malakas, tanda mo, walang iba.